Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ngayon nagdiriwang ng kapiyastahan ng pagkatanghal sa banal na krus. At yun pong ating nasa aking gawing kanan sa unahan, hindi po yan relic ni Padre Pio. Yan po ay relic of the Holy Cross. Yan po yung nakalagay doon sa baba. Ano? At yan po ay galing sa krus mismo na pinagpakuan sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya pwede po kayong mag-venerate mamaya pagkatapos ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulungta niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi salamatan ka namin dahil sa dakila mo ang ikapunihan, Panginoong Diyos, Kain ng Langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na Ama. So
Sapagkat ikaw lamang ang anak, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesus Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, inialis mo na ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalha ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kung ngayon ay makinig sa toro ko, mga anak, inyong dinggit ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Dadapat noong sila'y lilipulin ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri, napupuring, hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin,
Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawan tao-tao at namuhay na isang alipin. Naging maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayun din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po kayong lagi dito sa ating parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang dakilang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganon din ang ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin si Padre Pio. Mamayang hapon, simula na ng kanyang nobena, no? Umalik uli kayo, no? Mamaya ay simula na yan, kaya yan ay siyam na araw tayong hihiling sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Hingi tayo ng awa sa Panginoong Diyos sa isang dakilang banal kay Padre Pio. Kaya dire-diretso na po tayo, yan ay hanggang kapyastahan na sa 23. Kaya alam kong agahan nyo na, no? Ang buong maghapon ay ilaan nyo na sa shrine. Ngayon din po ay ating itinatampok. Oh.
pinararangalan ang banal na krus, ang matagumpay, ang tawag natin ay Triumph of the Cross. No? At dito po sa ating, sa aking kanan, gaya nabanggit ko po kanina, yan po ay mula sa, yan ay Relic of the Holy Cross. Yan po ay naandun sa ating baba, yan po ay araw-araw nandyan. Pero ngayon po ang kanyang dakilang pagpipiyesta natin sa kanya, kaya pwede po kayong mamaya magdasal. Yan ay mismong galing sa krus na pinagpakuan sa ating Panginoong Jesus. Ano? Kaya kapit tayo, may biyaya ang Panginoong Diyos sa mga nagtitiwala at nananalig sa Kanya, yung ating mga intensyon, inyong isulat, at yan din po ay tulong naman ng shrine sa mga matatandang pari na nasa St. Joseph Seniorate dito po sa Archdiocese of Lipa. Ating pagnilayan ang mga pagbasang ating napakinggan. Sa unang pagbasa, narito ang mga Israelita na puro reklamo sa Diyos. No? Madaming reklamo. Madaming, sapagkat sila'y pauli-uli sa kanilang kasalanan. Kapag ang isang tao ay namubuhay talaga sa kasalanan, matigas ang iyong ulo, talagang ikiayaw makinig, talagang magre-reklamo ka. No? Ang Diyos ay napuno na din sa kanilang karireklamo. No? Kaya nagpadala ng ahas. No? Ahas. So, marami ang natuklaw. Marami ang namatay. At nung sila'y namamatay na mula sa mga ahas na ito, doon lang nila na-realize, kailangan naming lumapit sa Diyos. Sipin ninyo yon, doon mo lang marirealize ang lahat kapag ikaw ay may matindi ng mga pinagdadaanan, lalo higit, nasa kamatayan na. No? Kaya sila'y nagmakaawa kay Moises na sila'y pagalingin, na sila'y iligtas sa mga ahas na ito. Anong sabi ng Diyos? No? Nagmakaawa si Moises. Sa pamagitan ni Moises, nagmakaawa siya sa Diyos. Sabi ng Diyos, gumawa ka ng isang tikin na lagyan mo ng tansong ahas. Sino mang tumingin diyan, pag ikay natuklaw at tumingin ka diyan, hindi ka mamamatay. No? At yan ay ginamit na imahin nating napakinggan sa mabuting balita, no? Na kung sa lumang tipan, ang sino mang tumingin sa krus, dito sa tanso na ahas na ito, na nasa tikin, ay mabubuhay. Sabi ni Nicodemo, ano? Mula sa aklat ni San Juan, ganoon din ang anak ng tao, no? Si Jesus. Ang sino mang sumampalataya, tumingin, maniwala kay Jesus sa anak ng tao, mabubuhay ka. Sino mang manampalataya, umibig sa Diyos, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Kung nung una sa ahas at tanso, ngayon sa krus ni Jesus, kay Jesus mismo, ang sino mang tumingin, hindi lang basta pagtingin, isang malalim na pananampalataya, pag-ibig sa Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At ganyan tayo ngayon. No? Dinadala natin ang ating sarili kay Jesus. No? Tayo marami ngayon, nagkakatipon dito. At dinadala ang ating sarili, tayo nahingi ng awa sa Diyos ngayong araw na ito. Na tayo din ay magtagumpay sa maraming bagay. Si Jesus, pinagtagumpayan niya ang krus. Tayo din ay humihiling sa Diyos na tayo magtagumpay sa maraming bagay. Si Jesus, nagtagumpay sa pamagitan ng pagmamahal, sa pamagitan ng pagpapatawad. Ang krus yan ay simbolo ng pag-ibig, simbolo ng pagpapatawad, simbolo ng maraming biyaya
kung nung una ang krus ay parusa, pero nung iginamit ni Jesus, yan naging simbolo ng pag-ibig, simbolo ng pagkapatawad, simbolo ng maraming biyaya sa atin, ang krus. Kaya nga tayo'y laging nagsasign of the cross. Ang iba'y nagsusuot ng cross, simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Kaya naman, mga minamahal na mga kapatid, kung ang cross na yan ay tanda ng pag-ibig ng Diyos, at tayo'y nagsasign of the cross, tayo nagsusuot ng cross, tayo tanda din ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa natin. Dapat ikay source din ng pag-ibig ng Diyos sa iyong pamilya. Source ka din dapat ng pagkapatawad, ng biyaya sa iba. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, kung ikaw ay may mga kasamaan ng loob, magpatawad ka. Source ka ng blessing dapat sa iba. Sa pamilya mo, magpatawad ka. Marami tayong hinihiling sa Diyos na tayo'y gumaling, na tayo'y pagkalooban ng kanyang awa't biyaya, pero dapat ang ating sarili, atin munang palayain sa maraming uri ng kasalanan. Kailangan makalampas ka diyan. Lagi nga po sinasabi, hindi pwedeng magsama sa ating sarili, sa ating katutuwa, katawan at kaluluwa. Ang biyaya at kasalanan, hindi pwedeng ikay nasa kasalanan, and then, ikay humihiling ng pagpapala, ng kagalingan, ng maraming mga special na intensyon. Pero kita mo sa iyong sarili, namumuhay ka naman sa kasalanan. Anong gagawin mo? Palayain mo sarili mo. Mamuhay ka sa biyaya ng Diyos nang makapasok sa iyo ang maraming biyayang hinihiling mo. Kaya, dumadasal ka ng biyaya, hindi makapasok sa iyo. Humihiling ka ng kagalingan, hindi makarating. Nasa kasalanan pa. Anong gagawin? Mangumpisal. Yan ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Magsisi, magbalik loob sa Diyos. At diyan, dadaloy ang biyaya ng Diyos. Huwag mong putulin. Tayo din mismo, ang Diyos ay overflowing ang biyaya. Sinong pumuputol? Ang tao. Tayo din. Lagi yung dumadaloy sa atin ng maraming biyaya. Kaso ang tao, tayo din ang nagkakat. Tayo din ang pumuputol dyan. Sa pamamagitan ng ating kusang paglayo sa Diyos, sa pamamagitan ng mga mabibigat na kasalanan, ang tawag natin ay mortal sin. Kaya nga mortal, mors, ibig sabihin death, namamatay ang ating kaluluwang nakikipag-ugnay sa Diyos. Kaya nawa mga minamahal na mga kapatid, si Jesus nagtagumpay sa krus. Siya nagtagumpay sa pag-ibig, sa pagkapatawad, sa maraming biyaya. Naway, tayo din mga minamahal. Tayo magpatawad. Tayo magmahal. Tayo maging source ng blessing sa iba. Lalong higit ang iyong sarili, dapat ikaw ay maging malinis, mabuhay sa biyaya. Huwag sanayin ng iyong kaluluwa ay laging nasa kasalanan dahil baka dyan tayo abutan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapalawa,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon ang Diyos ng mga upo, na umano ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kalitasan, ilag pa na naparito, kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat
nawa kasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa Diyos na. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng mga matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos na mapapanatili.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ay isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, kaapat, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arsidiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na pinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ikalima, simula po ngayong September 14 hanggang 22 ay isasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ikalima ng hapon araw-araw at ika-anim ng gabi kapag Linggo. Mangyaring magabayan po kayo ng mga hanay ng gawain na makikita sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Pagkatapos po nitong misa ay isusunod natin ang liturhiya ng pagpapagaling. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan.
Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Mayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang buhay na banal ng sangparin kay Kristo, ubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niya hinala. Alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagbibisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Ating taimtim na ipanalangin ang lahat ng ating mga karamdaman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-uto sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina'y makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon naman po'y ating babasbasan ang mga religious articles. Ilabas niyo po ang lahat ng inyong mga pababasbasan. Hawakan o O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang paglilingkod mo sa Panginoon Diyos, madain namin at mga paglohod. Batin namin lahat yung idinudulog. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat.